O, oh, syempre. Pag-a-earn na ka, maghuhugas ka talaga ng kamay. Ayan, so si Starboy, si Patrick Kaidik, or si Eto Max, at si Yako naman, ang si Yako. same lang din naman yung IGN. Pero si Eto Max yan, guys, si Starboy. So, exciting yung nakikita ko. Assassin naman ngayon. Yung first game, sino nga nanalo? Si, ano, Carl Dizay. Ayan, si Carl Dizay. Lahat yun, TZ. Yung buong tatlong game na yun. Ah, Kagura yung ano, yung Kagura Harley. Kagura yung naglalabanan. Oo. Oh, Yako dito naka-execute mga besi wap. So, gaya pa rin ng season 1 natin, of course, same set of rules pa rin tayo. Yan, shoutout kay Rafael, kay Team Rocket, Jesse James Santiago, kay Ethan Padilla, and don't forget guys, na pag umabot tayo ng 1K shares, automatic meron tayong giveaway na 1K diamonds. Tama yan. Same ano mo to, mami. Same hero mo to eh. Gushon. And Lance nga ba yung nakikita ko? Oo, Gushon tsaka, Gushon tsaka Lance Lord. Sa tingin mo sa early game, sino lalamang dito? 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Meron kasi kailan sa dami niya. Kaya niyang i-dodge. Oo. May pantakas, madami siyang pantakas. So, medyo marami siyang pantakas. Eto guys, yung hero na gamit ni Hate at tsaka ni Chuck noong finals. Oh. Eh mga hashtag tigidig natin doon. Tigidig yun. Hindi, tigidong kasi nasabi ko nun eh. Pero eto, tinan natin. Game number 1 guys, best of 3 pa rin tayo. Unang makadalawang patay at saka dalawang sira ng tore. Or unang makatatlong patay or tatlong sira ng tore. Yun ang mananalo sa ating 1v1 tournament. So bago na rin yung ano natin guys. Bago na rin yung overlay natin mami. Nandito na yung mga mukha nila. Para pag nakita nyo sila ng personal, alam nyo na. Ah, tama 'yon. Pero ayun, mukhang nagkaroon ng ganda ng damage kay Gyu. Yun yung sinasabi ko, 'di ba? Napakasakit ng isang lance. Oh, tsaka ano eh, pag na, 'di ba pag nalo ka sa range ng triangle niya, ano kasi 'yan eh, talagang kumaga lahat ng bato ng isang Gyu, maanuhan niya man 'yung skill, kaya niya i-dodge, kaya i-dodge ng isang lance kasi 'yan. So, bukod sa dami niya ng panakas, kaya niya pang i-dodge 'yung ulti. Ayun. So yan, narinig na natin galing from an assassin na expert natin of brand Victus before. Pero to, ayun na, naku po, jumping to para kaya ako mga besiwa. Pero alis lang din naman para sa kanya dito. So hindi makakuha ng buff dito ang isang Eto Max. Kanina narinig ko para si Eto Max, ano eh, nagpractice daw talaga. Pinaghandaan nga daw. Pinaghandaan niya pala roll na. Si Yako Boy. Minsan kasi pautakan lang dito, tsaka pakalmahan eh. Oo, totoo rin yan. Pero kikita naman natin, si Yako, inaano lang niya si Gushon, diba? Oo, parang ano eh. Naagre niya, binabastos niya lang eh. Kumbaga kung sino magpapaanga, sino malulugi. Pero yun nga lang, successfully nakakuha na si Starboy ng kanyang buff for the first time para sa ating laban. Pero we could see here na pagdating sa goal, hindi naman ganun kalaki ang kalamangan dito ni Papi Yako. Kasi nga lang, meron agad siyang pa-beast killer dito, mga besiwap. So more on defense agad or pang-contra agad dun sa mga burst damage na pwedeng ibigay ng isang Gushon. So ito, tamang farm muna si Gushon. Yan, papa-item muna yan. For sure. Oh, tamang pa-item lang mga besiwap. And sorry kay MJ Jordan. Grabe nga din yung ano natin, 558 viewers. Napakatahimik na nga simoy ng hangin. Wala din masyado nagko-comment. Pero yun nga lang, ultimate galing kay Yako para makatakas. Ang ginagawa ngayon ng isang Gushon, kinukuha niya ngayon yung mga farm para kay Lance. Oo. Ayan, sabi ni Harold Ray Osena, sino nanalo kanina? Si Carl DZ, mga besiwap. So, Harley Kagura yung mga napili nilang gamitin. More or na mage lang din ang kanilang napiling gamitin. Ayan, shoutout kay Tristan Santo Domingo. Okay, guys, nga pala, since magkakaroon tayo ng marami pang 1v1 tournament or pwede din maging 3v3 or 2v2, i-comment nyo na rin kung ano sa tingin nyo yung maganda maging composition ng hero pool. Para may idea at malay nyo, next time magkaroon din tayo ng community 1v1. Ayan, nung kayo mag-trash-tukan mga idol. Pero hop, yeah, napakatapang ni Yako dito. Pero walang damage din masyado si ano. Pero yan na nga yata. Nagtaan ka lang yan. Hingang malalim, besi wap. Op, huwag masyado manggigil. Medyo delikado pa nanggigil, pero yun nga lang. Op, yeah. Bam! First blood dito. Nakabawi. Si Lodi. Yun yung reason din. Ah, yun din yung
yun din yung problema minsan din pag assassin type or physical type na Gushon, mga Besiwap. And shout out kay Juan Carlos Alcaber and unang tore, nasira na dito ni Edu Max. Naka medyo mabilis para sa ating Lavarn. Unexpected galing kay Yaku Boy, pero alam natin na mabawi itong Lodi ng karamihan sa atin noon na naka-execute siya, mga Besiwa. Pero ayun, dederecho nga ang pagaspas. Opya, nagamit ng execute. Medyo kinulang lang din, mga Bes. Isang ano na lang yun, isang dash na lang sana ng Lance. Tapos. Oo. Mukhang ano to ah. Mukhang, sino guys sa tingin nyo yung pinaka-inaabangan yung ano? Mga player na maghaharap ngayon sa ating season 2 ng 1v1. And pantay ang laban. Parehas na meron nga silang first year turret dito para sa ating dalawang players. Hirap talaga magsalita pag naka-braces. Naka-braces pala kaming dalawa. Partida. Yung ano, yung isa kong bracket nakatanggal pa. So sumasabit siya minsan-minsan. Ayan, Lods, Case Roderos. Lagi na lang daw Gushon, kakasawa naman. Ayun yung inaano natin kanina. Pag meron kayong suggestion na gusto nyo makita na mga pwedeng pagtapatin, yun ang gagawin natin next time. Open naman tayo sa suggestions. Pero yun, obvia, eto na. Mukhang another kill here para dito kay Starboy. Item check tayo, direct Popeye. Grabe ang pinapakit na isang Gushon dito. Oo nga. Mabilis ang laban. Isang minutes, ano, erot na lang guys. Isang erot. Tapos na ang usapan natin dito. Okay, so mukhang mag-aano sana si ano. Pero ayun na, isang hampas ang nagtapos ng laban. Ito Max versus Yaku. So diretso tayo sa game number 2 niyan. Game number 1 goes to Eto Max. Tank versus tank, pwede din naman. Buti 10 years sa depende rin eh, no? Isang erot. Tapa ba to? Ano daw? Daw? Tapa. Grabe naman si Eto Max, pati pag type ng tapos parang kabado pa. Tapos na, ay hindi pa. Okay, baka naman makaba. Mukhang delay ata si Kuya Yaku natin dito. Oo nga. Tank to tank naman. Nag-concede na siya. Oo. Nakadalawang tore na at saka dalawang kill dito si Eto Max. Ayun, fighter naman daw, fighter to fighter. Tinry namin yung Johed tsaka Cho, kaso lugi si Cho sa Johed. Kasi instant lockdown si Ane. Para mo sinabing huwag ka nang gumamit ng second skill para ligtas ang buhay mo. Pero yan pa lang. Grabe, medyo mabilis. 6 minutes.